Lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Ang mga malalakas ay may katapusan. Walang makapagsasabing mayayari ito kay Noe. Ngunit posibleng dahil hindi lahat ng nahirapan ay di pwedeng pag-aralan upang papagandaan sa hinaharap bilang sandata sa laban. Siya na sigurado ang matagal ng hinihintay ng mga Pilipino para tuntukan at wakasan ang pananalasa na nalimaw sa mahabang panahon. Noong July 25, ay dinanghal si Inoue bilang 4 Division World Champion. Bitbit ang WBC at WBO Super Bantamweight title matapos nitong talunin si Stephen Fulton. Harap-harapan namang hinamon agad ni Inoue si Tapales na pinanuwalaan ng Japanese fans na mahina at miss option lamang ang Pinoy dahil gusto ng mga Hapon si Casimiro. Ayon sa survey ng Japan, malayo at malabo daw manalo ang Pinoy sa isang pound for pound key. At dahil sa paniniwala nila, sino nito Donaire at Casimiro lang ay may chance ang manalo ay nauya Inoue. Sa madaling salita, easy fight na ibig sabihin ay hindi kinikilala bilang kampyon si Tapales na kung saan ay wala ni isang hudyat na mananalo para sa kanilang pambato. Boxing analyst, fanatiko, casual fans man, ay pare-parehas lang ang pag-analisa nila sa paparating na bakbakan. 50 out of 100%, kumbaga, mas marami pa ang naniniwalang. Tsamba lang ang tsansyang mananalo ang Pinoy underdog. I'll tell you straight off, like I do favor Inoue to win. I do think Tapales is going to give him a much tougher fight than people expect. I don't think this is going to be a one-sided fight at all. I think Tapales... 100% naman ay pumabor na sigurado mananalo ang Japanese superstar. Inoue's power, just, you know, that still rings your head. It rings your... Hindi biro ang kalaban. Ito na marahil ang pinakamabigat at mahirap na laban sa kanyang boxing career. Idagdag mo pang sa teritoryo, Inoue, mag-gather up ang sagupan. Matatandaan na nagreklamo noon si Donaire na kung saan hindi nasilyado ang gloves ni Inoue. At pagiging ang kampo ni Fulton ay nabisto na binalot lang ang gloves ng monster na parang kumbuhari na ito ay bago. He had issues with his gloves, and when Nonito Donaire's team and Rachel went into Inoue's locker room, he already had stacked his hand wraps, which means he's putting tape on his hands, then gauze, then tape, then glue a cast. And so, that's illegal, right? But it's legal in Japan. Kaya.
Subalit lahat ng ito ay may mabisang panundra. At ngayon ay kasaysayan ay malapit nang dumating. Lahat ng husay ay magkakaroon ng katapat. Ang matalinong taktika ni Tapales ay siyang susi para pataubin ang nooy hindi pa natatikim ng talo na si Murjun at Padavib. Ginulantang ang mundo ng boxing na kung saan ay mautap na Tapales ang napakita sa luna. Ang pagiging technical fighter ni Tapales laban sa pagiging brawler na si Inoue. Magiging kumpiyansa ang Team Inoue na madali lang ang laban. Subalit naging motivation naman ng Pinoy para maging daat tungkol sa tagumpay at para matamit ang pangarap bilang kauna-unahang Pinoy Undisputed Champion.